Iminungkahi ng isang senador na palitan ang tawag sa West Philippine Sea, pero nanggaling na mismo sa DFA na baka hindi ito kilalanin ng international community. Nasa sentro ng balita si Daniel Manalastas. Sa pagsisimula ng pagdinig ng Senado hinggil sa panukalang batas na naglayo magtatag ng maritime zones, may pinalutang na tanong si Senator Francis Tolentino hinggil sa pagpapalit ng pangalan ng West Philippine Sea. Can Congress change the name of West Philippine Sea to encompass a greater West Philippine Sea? Ayon sa ilang eksperto, nasa jurisdiction niya ng Kongreso. However, if it's a greater West Philippine Sea encompassing the entire South China Sea, it may have diplomatic ramifications. Parang yung greater Manila area, di ba? Dati Manila, greater Metro Manila, greater, meron pa nga Mega Manila eh. So ito, greater West Philippine Sea. Pwede ba yun? Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, hindi nila sinasabing hindi pwede. Pero kung internationally, baka hindi ito kilalanin. It sounds good. Depends on how far, sir. As long as it doesn't say that the sea is Philippine territory, kasi that would be a violation of UNCLOS itself. Pero kalaunan sa isang press conference, wala yan, just semantics. Binabiro ko lang ang definition. Okay. Seriously. Ayon naman sa ilang eksperto, kailangan ay klaro ang ating legal na basihan kung makikipag-negosasyon sa ibang bansa. Pero kung makikipag-negosasyon, kakailanganin anyang physical at political steps tulad ng pagpapatrolya sa mga teritoryo natin. Pero problema lang ang limitasyon ng kapasidad ng bansa. Pero gayunman, hindi pa rin daw natin kontrolado ang pwedeng gawin ng mga Chino at posibleng magmatigas pa rin ang mga ito. Sa kanila na po yun, tayo po bilang bayan na may kasadinlan as a sovereign state, sa atin, our step is, handa kayo pag mag-negotiate in good faith, gusto namin makipag-negotiate at may batayan na kami. At yan pong batayan ay ang ating maritime zones, no? Daniel Manalastas, para sa Bayan.